there has to be industrialization. Business attracts its own people and their own boundaries. We have to improve the economy. We should start with the land. We'll open our country for business, for investment. We should have increased our salaries and take care of their families. For all of my life, I'm there to serve the people. Sa modernong panahon ngayon, umaabot sa 30 milyong pamilyang Pilipino ang nagsasabing nakararanas sila ng kahirapan. Kung kaya't kasabay ng pagpasok ng panibagong administrasyon ay ang patuloy na paghihintay ng ating mga kababayan sa ipinangakong pagbabago. Naging kultura na ng ating mga kababayan ang magtungo at makapagsapalaran dito sa Maynila. Sa pagbabaka sakaling dito nila matatagpuan ang mas marangyang buhay. Subalit, ito nga ba ang sagot sa kahirapan o isa itong pagpasok sa mas malaking gerang dulot ng tunay na haka-haka lamang? What entices the people from the countryside to go to Manila is number one, dahil yan sa kahirapan eh. Maraming ang mga kababayan natin na nangangarap na makapagtrabaho sa Kamaynilaan, no? Na gustong-gusto na mga nasa probinsya. Upang malaman ang isa sa mga posibleng maging kapalaran ng isang taong nakibaka sa syudad, tinungo ng aming grupo ang di kalayuang bayan sa lalawigan ng Rizal. Sa lugar na mapuno, maputik at mabato ng sitio balagbag namin na kilala si Nanay Edith. 53 anyos at 19 na taon nang naninirahan dito sa Maynila. Napilitan siyang iwan ang buhay probinsya sa pagsubok na magkaroon ng magandang buhay. Nagpunta na ako sa Maynila. First time nga magpunta ko. Trabaho ko sa Maynila, ano. Yung hindi naman warehouse. Ay, warehouse na yata kay after 12 yung table. Ako taga Cebu. Pero mga kasama ko taga Bicol, nagtitable sila. Pero ako at saka yung pinsan ko nga, puro kami taga Tacloban. Hindi kami tumitable, kami magpinsan. Isa rin sa nagtulak kay Nanay Edith na lumuwas ng Maynila ay ang pagtakas niya sa pambubugbog ng ito kanyang naman, asawa. Ito naman yung una kong asawa, so, nagkasama ng kaanak na kami, hindi nakakaunawaan. Siyempre, binubugbog ako ng asawa ko. Tapos, siyempre, wala rin hanap buhay. Pag-uwi, lasing, siloso pa, namumukas ng kaldero, tinatak. Yung walang laman ang kalderong kanin, di nagkakaano ako ng kanin. Di hanggang iyak na lang ako. Ang isip ko, lumaki lang ang bunso ko, iwanan kita sa isip ko lang. Kaya labag man sa kanyang kalooban, napilitan siyang iwan ang kanilang apat na anak. Sa nanay ko. Sabi ko, hindi ko na kaya, nay. Alis ako, huwag kang mag-alala, susuportan ko itong mga anak ko. Di, pumunta ko ng Maynila. Sa kanyang pagbabalik Maynila, nakatagpo si Nanay Edith ng lalaking magpapabago sa naging takbo ng kanyang buhay. Siya si Tatay Alan, ang nagpunan ng pagkukulang ng naunang asawa ni Nanay Edith. Ito, so napaka-super bait. Yun na ang sabi naman ito, kahit wala tayong anak, kamatayan lang makapaghiwalay sa atin, sabi naman ito. Minsan ngayon nga, sabi niya, Dit, ang dami ng sakit, bakit ito pa ang dumapo sa'yo? Inaakbayan ako niya, niyayakap talaga ako, tapos umiiyak, ito na ngayon. Basta mahal na mahal ako ng asawa ko. Taong 1997 nang simulang magsama si Nanay Edith at Tatay Alan sa lungsod ng Makati. Di, sabi ng auntie namin, ni Alan, doon na lang kayo sa Balagbag dito na. Doon na lang kayo manirahan kaysa madisgrasya ka rin doon dito. Kaya nagpunta kami dito. Sa bundok ng Montalban, tinaguyod ng dalawa ang kanilang buhay sa pamamagitan ng pagsasaka
at pagtatanim ng kamoting kahoy. Sa tulong din nito, nagawa nilang makapagpatayo ng isang sari-sari store. Nandoon pa kasi ang tindahan namin, yung sinasabi ko sa inyo yung malagyo pang tindahan ko. Ako mahilig ako ng negosyo talaga, tindahan. Hilig ko magtinda. Sinasabi ring ito ang naging sandalan ng mag-asawa sa 19 na taon nilang pagsasama. Subalit, ang naturingang bumubuhay sa kanila ang siya ring nagdulot ng malaking trahedya kay Nanay Edith. Siyempre, summer noon, maghapon nakakailan soft drinks ako. Alam mo ang buhay ko, natagal ko na kaya. Sa iyo, sakit ko na kumakaya. Sakit ang liwdib ko. Sana walang masalbang problema kung gusto ko mabuhay. Ito na nga, wala na nga kapira-pira, may sakit pa ako. Hindi na po kayo gusto ko pa mabuhay. Tulungan niyo po ako. Dahil doon, nagkaroon si Nanay Edith ng diabetes na isa sa mga kadalasang sakit ng mga Pilipino ngayon. Itong kabila kong katawan, ito, ano na, wala nang, minsan bingi-bingi nga ako sa kabilang taeng ako. Saka ito wala na, hindi makahawak ito, pero ito malaga. Nahawaan na nga rin ito, na, wala na akong selfie. Ayon sa pag-aaral na isinagawa ng Philippine Diabetes Statistics, nasa kada 5 Pilipino ang tinatamaan ng sakit na ito. Tinatayang 7 milyong Pilipino ang magkakaroon ng diabetes sa taong 2030. Sa diabetes, it may be genetics, pwede ring autoimmune or namamana, yung nga, family history of diabetes. Pero syempre, kung ang lifestyle mo, alam mo naman ngayon, dapat ngayon healthy lifestyle ka, pero kung unhealthy ang lifestyle mo, pwede kang mag-develop ng diabetes. Ito ang tinatawag na metabolic disorders, hypertension, diabetes, heart disease. Depende yon pag siguro naman, litro-litro soft drink siguro, kasi alam mo may family history ka na, pero ganun pa rin ang lifestyle mo, kaya dapat in moderation, kailangan lifestyle mo is exercise, diet. At kung meron ka ng diabetes, kasama doon ang medication. Isa rin ito sa naging dahilan ng paglala ng sakit ni Nanay Edith sa balat na psoriasis. Itong pusong ko, nararamdaman ko rin ngayon nga. Bukod dito, nauna na siyang na-stroke taong 2014. Yung mga barado nga ugat ko, masakit. At saka, nanghihina ako, hindi ako makahakbang ako mga 5 dipa. Hinihinga na ako, nahapo ako. Ito ang naging sanhi ng unti-unting paglubog ng kanilang negosyo na tumutustos sa kanilang araw-araw na gastusin. Ito na, naisto ako. Lahat na pera nagastos sa ospital. Dahil din dito, napilitan silang magbenta ng mga ari-arian at lupain. Kailangan kami ng na-stroke ni nanay mo. Akan hindi po nabenta yung lupa? 10,000. Pinapatid ko kasi yung kumuha eh. Hindi na dahil kahit pa paano naman eh, nakatulong din sa misis ko na ano eh. Lugi talaga kung tutuusin. Kaso nga lang, wala talagang misis na ano eh. Na ano sa ni misis eh. Dahil sa pagdagok ng mga problema, halos mawalan na ng pag-asa ang mag-asawa.
Magkagayon pa man, may mga mangilan-ngilan pa rin mabubuting palad ang handang tumulong sa kanila. Pinapuntahan ko siya dito. Kung may pera naman ako, nagbibigayan kami ng ulam, ganyan, mga gulay, isda, ganyan, manok, pagkain. Inabutan ng aming grupo si Nanay Edith na umiinda sa kanyang karamdaman. Ang oras na gusto natin, tuloy-tuloy naman kasi itong pamamag, ano na, soda. Parang barado yung mga ugat. Mababakas sa kanyang mukha ang hirap habang makikita sa kanyang balat ang lalanang kalagayan. Subalit, wala siyang magawa sa oras na iyon kung hindi ang palipasin na lamang ang isang gabi na naman ng kanyang buhay. Kinabukasan, agad na nagtungo si Tatay Alan sa pinakamalapit na health center upang papaano'y makahingi ng kakaunting tulong. Ang problema, hindi sapat ang serbisyong medikal na ibinibigay dito. Ang kung dito naman sa health center, hindi talaga siya matutugunan kasi ang ano lang naman dito is yung mga cough colds, pero yung mga basta mga skin allergies, didiretso mo talaga siya sa doktor. Hindi siya kakayanin ng nurse. Ang ano dito, hindi talaga siya sasapat. Kailangan talagang ibaba. Umuwing dismayado si Tatay Alan sa pag-asang may makukuha siyang tulong mula sa health center. Kaya naman, napilitan siyang umekstra sa kapitbahay upang kumita ng kaunting pera na gagamitin niyang pampa-check up kay Nanay Edith. Sa idlin ng trabaho, kung may magpa-electrical, may magpa-carpentero, mason, marunong ako eh. Pag ano, talagang inahanda ko siya ng pambili. Hindi katulad nung araw na kahit pa paano nakaka-sa idlin ako ng medyo malaki-laki na trabaho. Kinahapunan, dinala ni Tatay Alan si Nanay Edith sa Casimiro Inares Jr. Memorial Hospital. Dito na ikonsulta si Nanay at binigyan ng reseta. Itong ano, 2 piso ang isa, itong ano, 5 piso, ito tagpipiso. Ilang beses daw po kailangan inumin yan? Ito 2 times a day, ito 1 times a day, saka ito 2 times a day rin. Ngayon, hindi alam ni Tatay kung saan kukuhain ang mahigit 200 pisong presyo ng gamot. Kung sa pamasahe pa lamang na umaabot ng 500 piso ay ubos na ang kanyang kinita sa buong maghapon. Sa kanilang paglisan mula sa ospital ay daladala nila ang hiling na kahit sa simpleng paraan ay maambunan man lang ang kanilang lugar ng tulong mula sa pamahalaan. Ngayon, under the federal system, madedecentralize ang government eh. Kaya yun ang dapat na pagtuunan ng decentralization, na magkaroon ng tinatawag na maayos na pagpaplano ng ekonomiya. Kasabay ng pagbabagong ipinangako na kapapasok lamang na administrasyon ay ang patuloy na paghihintay ng ating mga kababayan na maaabot din ang kanilang lugar na mga negosyo, kabihasnan at karunungan. Patunay nga na isa si Nanay Edith sa mga kababayan nating sinangkala ang magandang kapalaran sa Maynila. Buhay na inakala nila ay magiging marangya. Sabay-sabay na pag-unlad sana ang maisakatuparan upang wala ng buhay ang masayang katulad ni Nanay Edith dahil sa pagluwas. Ako po si Kimberly Valor at ito ang Manifesto.